Anong realization mo dito? Ano nang tingin mo sa pag-ibig after ng ganyang experience? Na-trauma po ako. Like, hindi na po ako basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Oo, magkaka-trust issues ka talaga. Tama. Lalo na kasi masasarap yung mga binibitawan niyang salita din sa akin. Pero paano ka nakipaghiwalay? Hindi ko po kasi kaya personal. So, tinaiming ko po yun na paano po siya, pasampa na. And then sinabi ko na po lahat kung ano yung nasa dibdib ko. Text? Tinext mo? Yes po. Chinat ko po siya ng masasakit na mga salita. Kung katulad ano yung... ng... Nana na hindi gumaling. Masakit nun! Masakit nun! Ingrown! Ingrown! Ingrown, diba? Yun po. Yung nakorbo sa hagdana na hindalaki. Yung gano'n. Yung pag-apit. Tapilok. Oo, yung gano'n. Singaw na nilagyan ng asin. Butas sa bagang na nalagyan ng kaningan. Oh, nakamot na pimple. Ang sakit nun, no? Yung hindalaki mo na gano'n sa hagdana. Aray! Kakalit ka, kakamot ka sa alit. Kahit hindi kasi Morissette, mapapawisel ka. Okay. So, para lang, ilabas mo yung galit mo. Nilabas mo sa pamamagitan ng masasakit na salita. Opo, kasi, ayoko na sa'yo, wala kang kwenta. Ay, ang sakit nun ah. Nung ayoko na sa'yo. Oy, hindi mo sakit na rin yung ayoko na sa'yo. Lalo na palagi siya ayoko nagpapatawad na eh. Unexpected. Mas nasaktan po kasi ako nung yung last namin is nung pumunta ako sa Dolomite. Na tapos nakita mo, na sinabi hindi niya pala maganda. Na sinabi niya sa akin na... Bakit po nito Dolomite? Ang laki ng ginastos dito. Yung ganon. Nabudol na naman tayo kasabay ng mga face shield. Yung ganon. O, tapos... Oo, sabay-sabay na budulan moments yan yung mga panahon yun. Anyway. Tapos, ano nangyari ron sa Dolomite? Kasi nagpahangin na ako sa Dolomite noon. Tapos, 1 hour lang po akong nawala. Mm. Yun na po yung time na chinat niya yung online girl para mag-meet sila. Oh. 1 hour ka lang umalis? Isang oras lang? Yes. So, pagbalik ko, sinuyo pa rin niya ako na parang walang nangyari. It's 2018. And then, noong 2020, pa siya nag-confess sa akin. Na may nangyari? Opo. Oo. Kasi yung cheating, yung womanizing, ano siya eh. Sa una, it becomes your mistake. Pangalawa, it becomes your weakness kasi naulit. Until it becomes your lifestyle. Womanizing became your lifestyle. Nagbabago pa ba ang mga cheaters, ang mga womanizers? Nagbabago pa ba yung Cliff? Sa palagay mo, ikaw? Ano po? May faith pa rin naman po ako kahit na nakagawa po ako ng maraming beses sa kanya kasi once na rin po akong nasaktan nung bago po ako nagkakami. Talagang sinabi ko rin po na sa sarili ko na di na rin po ako magmahal ulit. Then, nagkahiwalay po kami noong 2020 po. Then, yung inisip ko na baguhin ko na lang po yung sarili ko. Until now po, wala na po akong babae, wala na po akong girlfriend po. Until 2024 po. Yung inisip ko talaga na ayusin ko yung sarili ko muna bago ako ulit magmahal. Kasi talagang nasaktan ko po talaga siya ng sobra sa mga nagawa ko pong mali. So parang sinasabi mo, naging ganyan ka dahil lang din sa traumang idinulot sa'yo nung yung huli mong relationship before her. Opo. So ngayon, bago ka pumasok sa susunod, kailangan maayos mo yung issues mo eh. Yes, you face your deal, you acknowledge your issues, you deal with it, and you resolve your issues. Tapos tsaka ka... Yeah, magandang bagay yun. Oo. Kasi marami tayong mga bagay na ginagawa na lahat niyan, eh, hindi naman talaga tayo. Yun ay epekto ng mga trauma natin. Pagkabata, pagbibinata, pagdadalaga, trauma sa pagtanda, trauma sa loob ng bahay, trauma sa barangay, trauma sa eskwelahan. Lahat yan binabago tayo. Lahat naman tayo nagsimulang purong-puro eh.
mabubuting tao, mabubuti ang puso, hanggang sa binago tayo ng napakaraming iba't ibang mga pangyayari sa paligid natin. Kaya tama yun, you acknowledge kung ano bang mga issues mo. Anong nangyari sa'yo noon? Ano naging epekto nito? Gusto mo ba yung mga epektong to? Ngayon, aalamin mo, paano mo matutulungan ang sarili mo to become a better person? Apa. And you deserve another chance. Thank you. To redeem yourself. Diba? Redeem your... Ilan taong ka na? 34. Kaya yan. Malay mo, next year, 35 ka. Siyempre, siyempre naman, darating diba? Naman talaga tayo. Oh. So may chance, diba? Yung iba, naka-redeem ang self, nakapagbago nung 40. Ikaw, malay mo sa 35, diba? Lahat tayo. Kaya. Nung nagkamali tayo, choice naman natin yun eh. Kaya kung makakabawi tayong lahat, choice din natin yun. Yun. At mukhang pinipili so, naman yeah. Nagsisi naman yeah. Si Cliff eh. Oh. At papalakpakan ka namin sa susunod na pagkikita nating ang ganda na ng development ng nangyari kay Cliff. At lahat naman tayo deserve.